tila nagkaroon nga umano ng bayaran at suhulan upang manahimik ang mga nag-iimbestiga sa isyu ng PCSO. Liza Smugs binayaran umano si Tulfo upang manahimik nga at itigil na ang pag-iimbestiga sa nakawan umano sa PCSO na talaga namang usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Samantala, mayroon nga umanong ebidensya na video patungkol sa sabwatan ni Mel Robles at Liza sa pagsimot sa pera galing sa PCSO. Tila marami nga ang nagalit at ayon nga sa taong bayan ay kung mananatili pa ang administrasyon ni Kuting Ahas ay baka masimot na umano ang kaban ng bayan. Samantala, ayon nga sa netizen, yes sir Tulfo, expose mo na yan. Huwag ka sanang masilaw sa kinang ng milyon. Kayo na lang sana ang pag-asa namin para hindi man maalis at least mabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Ayon naman sa isa, Sir Rafi, huwag kang padala sa pera. Easy wallet mo ang totoo. Diba sabi mo para ka sa mahihirap? Kaya please patunayan mo, hindi lang sa Rafi Tulfo Action, pati din sa Senado. Ilan nga lamang yan sa comment ng mga netizen, ngunit bago nga ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita sa ating bansa. So narinig nyo doon kung paano magsinungaling si Robles. Okay? At dahil sinabi ni Tulfo na siya ay magpa private investigate, okay, lahat gagawin niya, lingid sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etos-etos lang niya para cornerin si Robles. Kaya di ba sabi ko sa inyo, nakarang araw, kailangan nating huwag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Liza Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating Puting Ahas, kaya dapat sumagot, ay inareglo din ni Liza at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Nagbidabidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog, nagalit kayo. At hanggang ngayon, si Kuting walang pronouncement o ayaw niyang tanggalin o ligwakin itong si Mel Robles. Hindi talaga liligwakin yan, okay? Hindi niya liligwakin dahil what? Dahil magkasabwat sila at ang kanyang asawa. Okay? Ngayon mga kababayan, gusto niyo ba ng ebidensya? Gusto niyo ba ng video? Kailangan malaman ng taong bayan na kahapon dyan, di ba nag-birthday si Robles? Pinakita ko sa inyo si Mel Robles sa Malacañang. Another form of corruption, abuse of power, dahil yung kanyang 60th birthday ay idinaos dyan sa Malacañang, sa Goldenberg Mansion. Kaya nga yan ang inuna ni Liza para pagandahin yan para sa kanila mga polboronic party. Okay? Mababa na ang 100 million na areglo dyan kung totoo. Well, ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating Puting Ahas, sa kay Coco Pimentel ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. Diba? Ayon sa ating Puting Ahas. Kaya naman pala, nung nanood tayo ng hearing, parang more on grandstanding lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon
na talagang parang mararamdaman mong mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Kasi, Nelson de los Reyes, thank you palangga, nag-pop up ka sa Maharlika Network. Alright? So ngayon mga kababayan, tingnan natin yung video ha. Ready natin yung video natin. By the way, batiin natin si Mami Paz. Okay? Friend ni Raimi. Thank you, Mami Paz, for watching every vlog. Okay? So ngayon, balik tayo, mga palangga. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ng company Tambaluslos, mga kaibigan, ay atak ng atak sa, ano, sa Duterte, di ba? Kay Sara, kay Pangulong Duterte. Okay? Pero itong nangyayari sa PCSO, wala silang pakialam. Kasi magkakasabwat sila lahat. Bago pa nagkaroon ng hearing, di ba, sinabi ko sa inyo na yung Pacific Online System, okay, ay hindi naman talaga dapat siya ang manalo din sa bidding. Yung Pacific Online System, siya yung in charge doon sa mga technical side, okay, ng gaming, ng loto. So, doon sa part na yon, sinabi ko sa inyo na ang nasa likod nun ay mga pamangkin ni Lisa na si Martin. Martin na naman. Martin at Mark Ledesma sa Ledesma side. Actually, inaantay ko lang yung pwede nating ipakita pang mga dokumento na napagpapatunay na itong Pacific Online System na ito ay hindi qualified. Okay? Para mag-provide ng serbisyo sa PCSO. It just so happened na tinakot ng mga Ledesma na pamangkin ni Lisa Smugs. Okay? Mga palangga, ang ibang mga bidders din. Ano nangyari dito pang palangga? Kaya in-award dito sa Pacific Online System Corporation na ito, mga kababayan, dahil nga sabi ko, magkakasabwat si Lisa, ang kanyang mga kamag-anak, at ang ginagawa o ginawa nila, yung winning bidder talaga na qualified to provide that services sa PCSO, ito po ang wika ng mga pamangkin ni Lisa na si Martin and Mark Ledesma. Okay? Anong gusto nyo? To back out or else we will tell Tita Lisa? See? So, ibig sabihin, demonyo talaga. Well, hindi ibig sabihin. Alam nyo na si Lisa ay punot dulo ng lahat ng kademonyohan sa Pilipinas. At alam ni Senator Amy Marcos na ang kanyang waka ng inang insecuristang sister-in-law ay demonyo nagpapahirap sa bawat Pilipino. At magkakasabwat si Lisa, si Mel Robles at mga pamangkin niya, lahat mga inayupak na yan para budulin kayong lahat na tumataya sa loto at lahat ng mga Pilipino. Kaya panawagan ko, huwag na kayong tumaya sa loto. Dahil sa susunod na ipapakita ako sa inyong video, okay? Sabi ni Magis Tumasis, bakit si Jinggoy lang makukulong sa bribery? Let's talk about Jinggoy later on. Let's focus to the target right now. Target din natin yan, but not right now. Not on this vlog. Okay? Eto na, ready na ba kayo? Okay? Mga kababayan, sa kabila ng kahayupan ni Lisa, ni Marcos Jr. na abusuhin ang propriedad o property ng Malacanang, ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, lahat ng resources, logistics and everything ng Malacanang para idaos ang birthday ni Mel Robles ng PCSO na nakita ninyo naman na nagsinungaling at nag-edit ng mga pictures doon sa mga nanalong loto, nanalo sa loto, na kaduda-duda at talaga namang malinaw pa sa sikat ng araw. Ito. Ito pong papakita kong video sa inyo ay greetings o pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanyang partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan nyo ang inyong you ready your brain cells. Okay? Namnaminin nyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here. Pero ito'y pinlay. Wala pang nakarating pala sa, I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pong video na ito ay para kay Robles.
personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pagala-gala, eto na siya. Or should I say million? Andali, andali. Ulitin natin. Okay. Lakas ako lang. Hi, Mel. Or should I say millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging millionario. Narin yung putang ina. Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin. Papa-play natin ulit. Narinig ninyo? Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ito, sinulat ko. Ang sabi niya, hi Mel. Okay, what should I say? Milyonaryo, happy birthday. What should I say? Milyonaryo. Nako, sabi niya, senior citizen ka na. Dapat magpapayat ka na. Diba? To be as sexy as Shay. Yung asawa niyang pinakita ko sa inyo nakaraan na nag-shopping sa Beverly Hills, sa Las Vegas, na kung saan na bumili ng bahay with 2022 pa lang. Okay? Sabi niya, we love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Kung aabutin pa kayo mga putang ina ninyo. Big hug. Okay? Kasabwat nitong hayop na ito. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me. Para sa kanya. Diba? Ulit-ulit kong sinabi sa inyo, the moment pa lang na inupo ito, sabi ko, magnanakaw yan. At dodorobuhin nila yung loto dahil si Mel Robles ay lumaman sa pagnanakaw dyan lang sa LRTA nung siya ay nandiyan nung mga nakaraang administrasyon. Pero eto, sabi ni Lisa, my family for my, ayan, thank you for everything you've done for me, my family for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Subconsciously, di ba tayong mga tao, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita ng mga, yung hindi nakikita o hindi nyo nakikita, you know? Hindi nakikita, let's say, kunyari, ako, you know, minsan may mga nakakapagsalita ako ng mga bagay. Ito yung mga stock knowledge mo minsan. Ito yung mga nangyari sa buhay mo. Okay? Na subconsciously, sinasabi mo, kasi nandiyan na siya sa brain mo eh. Nandiyan lang siya. Nabubuhay lang itong mga mga information, itong mga events sa buhay mo, kapag may mga pangyayari, at present times na magko-correlate siya doon. Kaya minsan nabibigkas mo ang mga bagay-bagay na yan. So dito, definitely, subconsciously, sa likod ninyo, sa likod ng camera, sa likod ng kahayupan, di ba? Ni Lisa, sa mga drama nila, kunyari, ganito, ganyan, tulong-tulong kasinungalingan, pero ito ang binanggit niya sa kapapasok lang, mga kababayan, I have to play it again. And you analyze, namnamin nyo ang kahayupan, kaputahan itong babaeng ito at pagnanakaw sa taong bayan. Ulitin natin uli, isa kapapasok lang. Ready nyo na, record nyo na para ma-share nyo. Dali. Millionario. Dali. Mel, or should Hi Mel, or should I say millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babangon muli para maging milyonaryo. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang itong hayop na ito, inuutusan, magkasabwat sila, yung talagang intention nila para kunin ang pera ng PCSO, sa PCSO pa lang. Diba ang PCSO is charity institution? Na kung matino itong hayop na itong babaeng ito, ano ang sasabihin mo sa greetings?
Mel, maraming salamat. Dahil naging maganda ang PCSO, marami tayong natulungan. Marami tayong natulungan ng mga may sakit, nakapagpatayo tayo ng mga ganito. Salamat dahil you know, bumangon ang buhay ng mga Pilipino. Narinig nyo, sama-sama tayong muli para maging milyonaryo. It's not sama-sama tayong muli para ang mga taong bayan ay magiging maganda ang buhay. No, it's not fucking figure of speech. So stop that figure of speech. You know? Huwag niyong ipagtanggol ito dahil tignan niyo ang executive session, ano nangyari? Wala, tahimik. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, as a lawyer at dating congressman, dapat yung executive session na yun, di ba, for a while, tumigil sila, then babalik sila sa session, tapusin kung ano yung pinag-usapan nila, kung merong, you know, mayroong hindi dapat may security issue yung mga nabanggit na tao, which is wala naman dapat isecure doon sa mga taong pinanalo ni Robles. At nakarating nga sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulfo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo, sa taong bayan, kung sino talaga ang mga nanalo. Nakita nyo na? Sama-sama tayong maging milyonaryo. Sila ang magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso, ng Senado, ang jutang dinimas na trabaho nila, huli na kaagad. Saan binili ang ticket? Anong oras? Saang store? Paano ba? Kinuha ba ang pera? Diniposito ba? Sino ito mga tarpulanong ito? Ano, Pilipino? Tatanga na lang tayo? Kayo, men in uniform na sumumpa, na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo? Lahat kayo, sinong pinapayaman ng mga hayop na to? Ang mga smuggler, ang mga sindikato. Tapos ngayon, kumusta ang mga Pilipino, mga OFW, na patuloy na sa ibang bansa, napapatay, nagagahasa, at kung ano-ano mga nangyayari sa kanila. Pero ang taxpayers' money, ang remittance money, ninanakaw ng mga buwaka ng inang to. Pati pamilya, sama-sama muli para maging milyonaryo. Ang kapal na mukha, sabi nila Lane Pobres. Walang yata talaga, hindi na to in-expect na lalabas to. Actually, sa akin pa yung greetings ni Kuting din. Pero kasi walang kwenta. Bangag din. Pakita na natin. Prove a point, mga palangga. Sabi ni Hong Bao, death penalty. Please, parang awa nyo na. Luletsky, thank you. Ang kapal na mukha mo, Lisa Budlat, sabi nga nun. Ito pa ang greetings ni Kuting. Si Kuting nag-plastic-plastic. Delikado na itong pagbatik. Ayan, sabi niya. Nga po, delikado na itong pagbatik ko. Mukhang 60th birthday na ang ating mabuting kaibigan. But Mel, happy birthday. And you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan asset. Mga kasama natin, masyadong malayo ang pag-iisip. Mabuti, may isa tayong kausap, kagaya mo, na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan na Pilipino and continue to work for the betterment of that life. So, Julul, okay, asset na si Mel. At what? May common sense. May common sense pagdating sa pagnanakaw. So ngayon, Lisa, nagulat ka paano napunta sa akin yung video. Yan, mapraning ka na naman. Mabangag ka na naman. Okay? Sobra, sabi ni Star Gemini. So ngayon, mga palaga, sabi ni Jennifer Acosta, saan banda ang asset? Yes. Saan banda ang asset dito, mga palangga? So nakita nyo na yung video na wala talaga sa intensyon nila na magsilbi. Kundi ang intensyon nila, sama-sama silang maging milyonaryo. Kasi kung ang intensyon niya, dapat ang bukang bibig nila, okay, ni Lisa, ay para sa mga taong bayan, sa mga kababayan, na bigyan ng tulong. Di ba? Nalala nyo nung pumunta yung
jutang ginimis na babaeng yan sa Bataan? Bataan ba yon? Na nagpakitang gila siya doon sa kanyang project na ano yung bus niya na galing sa PCSO. Anong pinamigay niya doon? 150 sacks na bigas ba? 150 sacks, tapos mga tuli-tuli, mga drama-drama. Sabi ko nga sa inyo noon, malaki pa ang kanyang logistics, ang kanyang entourage, na ginasa sa entourage niya doon sa ipinamigay na mga bote-bote na mga tubig. Sabi ni Alicia, bitayin talaga. Okay? Nakipagbardagulan ako ng eleksyon, sabi ni John Kalagi. Dapat may death penalty, sama-sama silang ibaon, sabi ni Aida. Sama-sama kayo sa impyerno, sabi ni Julian Yap. Malapit na ang pulboronic state ni Marcos. Sana yung kay Tulfo, hindi nilabas yung mga sinasabi nila ang totoong nangyari sa lottery. Ngayon, ito nga, yung challenge to Tulfo. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin, sa puting ahas, na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo nang paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan niya sa ombudsman? Bakit nagpakitang gilas pa kunyari doon sa, you know, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Kasi kung kaya nilang magpatama ng 1.7 billion in less than a month, pwede bigyan ng tigi 1 billion. Si Tulfo, si Pimentel, o kung sino pa doon, kasapi doon sa hearing na yon at iba pa, ng tigi 1 billion para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila. At kung sino yung, well, sabi ko nga, there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking ipinakita nila na nagba-viral sa social media. Dahil wala naman talagang nag-claim ng checking, kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong si, I mean, not gipitin actually, sabi, ipakita sa taong bayan, dahil ang yabang mo doon eh, nasabi mo, DICT, BNBI, lahat ipapatawag mo, eh napaimbestigahan mo na pala eh. Pati yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino, bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang nananalong mananaya sa loto kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sabi ni Jojo Maring, nabudol talaga tayo. Sana ipakalat. You just, no? Kunin nyo. Share, you know, i-share ko sa inyo mamaya yung mga palangga ko dyan na nagbablog. I-share ko sa inyo mamaya itong video na to. Sikat na sikat si Tulfo. Okay? Malalaglag. Ang sabi nun? Pakitang gila sa Senado. Baka doon, yeah. Malaglag. Death penalty para kay BBM Tambalusos, Liza Robles, sabi ni Idol Chris. Kaya nga eh, kayo. Oh my God. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila wala ngang katapusan ng mga kabalbalan na ginagawa ng mga nakaupo sa Malacanang na ginagamit nga ang pera para bayaran ng mga tao upang umayon at umanib sa kanila. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga masasama at nakakagalit na balita para sa taong bayan. Para po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan.